selesai tahu ya barang desa polis togi Malaysia subject to existing rules and regulations. Sponsors SDM Julius Breakford DG Luma, Chairman Meridian Transportation and Communication and SDM Authority the Hebrew G. Papos, Chairman Committee on Human Rights. Itong resolution interposing objection nandito ay pasok muna natin sa committee ng communications at sa committee ng rules. Review of the annual budget for year 2023 of the following barangays. Number 59, Bulaki, 2,108,401. San Marcelino, 2,184,198. Ang sponsor po, si SBM John Carlo P. Dizon, Chairman Committee on Finance and Appropriations. Itong review ng karagdagang barangay sa kanilang budget, nadagdagan na, no? Number, bali 16 na to. Ito ko lang nalang apat. So, ipalok na rin natin ito sa Committee ng Finance and Application kay Sir Carlo. Bali, apat na lang. Committee report? Ay, wala. So, di na tapos na gawain. Malapit tayo ng matala. Arnett measure, validation sa kautosan ng nagsasahal ng mga patakaran sa pagtatong ng buwis, sertifikasyon, karantil pirante sa bayan ng Gimba, ang naaayot sa mga umiiral na batas, mga tungkulin at tribulasyon sa nasasakupan ng sumusunod ng mga barangay. Number 62, Naglabrahan. 63, Bagayaw. And 64, Katipan. Ang sponsors, SBM Authority, Berido G. Patros, Chairman Committee on Rules and APC Remedios Via Capital, Chairman Committee on Barangay Affairs. Sir Pabros. Mr. Ken, gaya man tatlong barangay na lamang, Naglabrahan, Bakayaw at Katimon, at ito naman pong patakaran sa pagpataw ng buwis, sertifikasyon, barangay clearances sa mga barangay na ito, ang kanilang kautusan ay naitakda ng naayon sa ating municipal ordinance na kung saan ito isang kautosan na nagsasan ng mga patakaran sa pagpataw ng buwis, sertifikasyon, barangay clearances sa nasasakupan ng para sa bayan ng Gimba na naayon sa mga umiiral at batas ordinance sa mga tuntunin at regulasyon. Mr. Kev, ang natitirang tatlong barangay Naglabrahan, Bakayaw at Katimon, ang kanilang kautusan natin pagtitibayin ngayon ay naaayon naman sa kapasyahan natin pinagtibay dito sa Kulayang Bayan. Kaya magalang akong minumungkahe na ang pagpataw ng buwis at iba pang bayarin sa barangay ng Naglabrahan, Bakayaw at Katimon ay tuloy na natin pagtibayin ay sumobis na kayo. Ano kahe, Councilor Pablo, sa pagtibayin ang patakaran sa pagpapataw ng buwis, sertifikasyon, barangay clearances sa bayan ng Gimba na naayon sa umiiral na batas at tuntunin at regulasyon na sakupan ng mga barangay ng Gimba. At pinangalawa ni Konsehala Dayan Beltran, pinagtibay. Meron po mga hindi ang mga ating nagagalang-galang ng panibayan na may pesa ng February 6. Kasulit po ni Telepon, DMD, Municipal Vice Mayor, and SB Presiding Officer, members of the San Juan Bayan, request for occupation ordinance. Gentlemen and ladies, in connection with our incoming celebration of founding anniversary, and Ragrag Sakti Gimba, which was not lit, celebrated for the past 2 years, as usual due to pandemic. The committee in charge for the celebration has submitted proposal for the event. This year, under our new normal conditions, we identify insufficiency of appropriated funds to conduct those events. With this, we are requesting San Juan Bayan to urgently pass this supplemental budget number 1
in the amount of 3,038,070 pesos to finance the budgetary requirement. Included here are the rehabilitation of slaughterhouse and additional appropriation for the training and seminar for somebody in line for the effective training in the legislation. Attached are copies of LBP 8 and 9 on certificate of funding source and its supplemental appropriation for your ready reference. Thank you. At nakalagda po ang ating kagalang-galang po ng bayan, Jose Arquizo. Kasama po ng communication from the Office of the Municipal Mayor, respectfully requesting forwarding and with Municipal Development Council Executive Committee MDC Resolution No. 1, thus 2023 of the Local Development Council, entitled a resolution recommending approval for supplemental annual investment program number 1 for current year 2023 for your consideration and approval. Thank you very much. Nakalagda po ang ating pamumbayan at nakalakit ang nasabing MDC resolution number 1. Thus, 2023 na preparing 2023 for the approval of the Assembly ng Bayan. Na meron pong overall amount ng 7,558,158.55. Okay, rule suspended. Budget. Wala kaming kopyang wala. Yung supplemental budget. Gracias.
kung kasi marami na ang kopya ito, malagal na, na yung original na kopya, na pirmahan nyo. So ito yung tapagbisinan niyo ba? Tama ba ako? Tapos yung mga programs dito, na-identify naman at pag-usahan pang include with the supplemental EIP dahil po naka-propose for a supplemental budget. Kaya po nakasasok po na pag-isapan na with the supplemental EIP for future budget. So, considering na sinis-certified mo ito, nandito rin ang chairman ng committee of finance, can we proceed with this in this resolution because the recommendation naman? Pwede. Can we proceed? Pwede ba namin magkakit ito? Actually sir, dito sa ako po, siguro po may to be approved. Kailan ako po yung security. Kailan po siguro, discuss this MDC resolution number 1 at pinangalawa ni Consial Carlo Dizon. Natibay. Budget of
Mr. Chair, we have disciplined the program
amounting to more than 7 billion and the budget, the requirements na pinawar natin ng budget officer ay amounting to 3 billion only, specifically for the Radraksa. Radraksa, how can I present? And the Southern House. The Southern House. As well as the... But considering that the request of our mayor includes rehabilitation of Slaughter House in Sangguniang Bayan. So we have to amend the budgetary request funding and make it more robust to finance the Slaughter House and the chapter for Sangguniang Bayan. For clarification, Councilor Pablos, rehabilitation of Slaughter House and the training and seminars of Sangguniang Bayan is already included in the budget that submitted by the budget officer. Yes. Existing budget sa piyesta na may higit 1 milyon, okay? 1.1. So may 1.1 na sila. Kinakapos sila ng may higit 1 milyon pa ulit para maging more than 3 milyon. Okay? So yung kinakapusan nila, kaya natin magsusupplemental doon sa kakapusan sa 1.1 milyon nila.
Ito yun. Yung idadagdag natin doon sa budget na ng pesta. So, budget pesta is 1.1, magdadagdag tayo, may 1 million. Ito yun, pagkimenta natin. Ito yun. Maging kulang-kulang para 3 million din. Dagdagan lang natin yung budget na, parang yung training seminar natin, meron na tayong 200, kakapusin na, dadagdagan natin ang 400. Pero 800 nga yung proposal natin eh. 400 ang inaforman. So yun yung sinasabi namin, nadadagdagan namin. Yeah. Kaya sir, na nang dadagdag, dahil nga po nilagay na po dito sa request, na dahil sa pandemic, ang ipadit po kasi natin is minimal. Yes. So yung mga gagawa ng mga gig na may mga magandang activity sana, hindi magagawa dahil hindi nagawa ng mga previous year dahil po sa pandemic. So ngayon po, ako pwede natin gawin. Kaya lang po, doon sa na-propose na budget, kulang. Kaya po yung mga activity na gusto nila pong gawin this year, under operation ng kailangan nila, kulang po yung mga po na budget. Kaya po, ito, ito yung karagdagan. Doon sa loob natin. Yung idadagdag natin. So, budget may tanong ako kung hindi naman ito nakarecord. Ha? Hindi nga.